Bible study muna tayo ngayon, mga kapatid. Kaya nakapunta si Moises yung mga Hudyo, ganito history ng Hudyo oh. Kaya sila nakapunta ng Israel, eh ng Egypt no, history niya. Si Abraham meron siyang dalawang anak. Yung dalawang anak na lalaki, pangalan Ismail at Ishak. Ito. Oh, yan ang pangalan no. Muslim. Tapos si Ismail nakapunta INC. yung ano? Jehovah to. Jehovah. Ito eh, Seventh Day Adventist. So, pag sa Biblia, gandang ano, gandang diskusyon. Pag Biblia, pag-usapan mo, hindi yan maraming klase ang Biblia. Yung katulad paniniwala ng iba. Tatlong klase lang Biblia yan. Tatlo lang. Yung tinatawag na 66 books, 73 books, at saka Quran. Yan mga Biblia, tatlo yan eh. Itong tatlo ito, magkaiba-iba ang nilalaman. Kaya ang tanong na lang, saan dyan sa tatlo ang totoo salita ng Diyos? Pero pag binasa mo no, malalaman mo kung saan diyan ang totoo salita ng Diyos. 66 books talaga 'yon. 'Yan ang totoo salita ng Diyos. Ayon kay Martin Luther, yung ayon sa reliyon ng Protestante. Pero si Martin Luther bago lang 'yan eh, 'di ba? 15th century. Sa bishop yan black, sa Germany. Black ano 'yan, 'di ba? Hindi ba black German. 'Yan? German 'yan. Tapos sabi naman ng mga bishop, Roman Catholic, hindi totoo salita ng Diyos ang 66 books. Ang Katolika, ang totoo salita ng Diyos ay 73 books. O, 73, yung pagmamayari ng Katolik. Sabi naman ng Protestante, hindi. Kasi sobra yan eh. Kaya ang salita ng Diyos, hindi pwede sobra. Dapat sakto, kaya 66 books. Sabi naman ng Katolik, hindi. Ang totoo salita ng Diyos, sakto, hindi kulang. Kasi kulang sa inyo. Ay, bakit may mga naitago pa na kaya, books? Hindi, yung pinag-usapan yung salita ng Diyos. Ngayon, dalawa na, 66 at saka 73 books. Magtalo na ito, Katolik at saka Protestant. Sabi naman ng Islam, hindi 66 books ang totoo salita ng Diyos at saka hindi 73. Ang totoo salita ng Diyos ay Quran. Ito ang Quran, ito ay totoo salita ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos ito. Binigay niya sa kanyang huling propeta, si Prophet Muhammad. Katulad ng pagbigay ng Diyos ng mga unang kasulatan sa mga unang propeta. O, kaya tatlo na. Magkaiba-ibang nilalaman. Ang tanong. Pero pag hindi mo binasa, hindi mo alam kung saan dito sa tatlo. Kasi ang Quran, Biblia rin ito. Kasi ibig sabihin ng Biblia, salitang Grego ito. Ibig sabihin, libro. Kaya ang Biblia means libro or book. Kaya ang Quran, book, libro siya. 66 books ay libro rin siya. 73 books ay libro. Ngayon, sa tatlong libro ito, pag tinanong, saan dito totoo salita ng Diyos? Kasi mismo Protestante, hindi naniniwala dalawa ito eh. Eh mismo Catholic, hindi. Eh mas lalo ng ang Islam. Pero, pag binasa mo ang tatlo yan, doon mo malalaman. Doon mo malalaman kung saan totoo salita ng Diyos. Siyempre, pag ako ang Muslim, tanungin mo. Pinaghandaan ba? Sir na. Oo, magmamagic. Ang itim daw, magic na. May itim. May itim yung magic. Pag binasa mo, no? Doon mo malalaman, ay oo pala, ito pala totoo salita ng Diyos, hindi pala dalawa ito. Ngayon dito tayo sa, kasi kung ako ang tatanungin as ang Islam religion, siyempre Quran ang sabihin ko totoo salita ng Diyos. Believe mo yun. Believe, kasi ito. Ngayon kung Catholic, siyempre 73 books. Ngayon kung Protestant, ngayon dito tayo sa tatlo. Saan dito totoo salita ng Diyos? Ngayon dito tayo sa Protestant mo. Pag binasa mo ang libro ng Protestant from Genesis to Revelation, wala kang mabasa na sinabi ng Diyos ang 66 books ay salita ng Diyos. Wala. Kaya, paano mo masasabi 66 ay salita ng Diyos? Eh, wala naman sinabi Diyos. Pero, may nakasulat dyan mga talata na sabi ng Diyos. No? Ayon sa Diyos, sabi ng Diyos, ganito kayo. Maraming nakasulat dito na sinabi ng Diyos, pero hindi yung talaga nilalaman yan ay salita ng Diyos. Kasi may nakahalo salita ng tao. Kumbaga, hindi na siya solid salita ng Diyos, no? Kumbaga, sa kape, hindi na siya pure coffee ito, may hinahaluan na siya. Instant coffee. Oh. Eh, ito naman, pito naman ang... Gusto na. Bing. Kaya nga ako, ayaw ko ng coffee na 3-in-1 eh. Oh. Only one na. Wow! Yun ang hugot, oh. On the record ka pa. Na-record ka ikaw. Hindi pa kayo nakakita. Seen it, my bad for falling.
should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up comes back down, what goes up comes around. You're so dumb or reckless, you already reckless. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this, you already reckless. Forgot.
Late naman kayo, bawiin nyo naman sa susunod, asagahan nyo naman dog. Maligwits! Ibing kasi, nagmamadali eh. Dapat may PTR pala kayo dog, no? Type in, time out! Madam Rick, nainan natin. Hindi okay na ito, ma. Okay na yan? Eh, hindi ata makaano nang maaga ito eh. Hindi, pwede na lang. Basta tingnan na lang, matingnan ko na lang yung schedule. Pause mo na lang bro, yung schedule. Paano ang rota? Hindi ka daw. Pause bro, kasi intentional, tayo-tayo mo lang. May sasama pa rin yan kahit ano pa gano'n. Hindi natin lakad yun eh. Lakad yun ng ibang grupo na nag-alaya lang. Pag binasa po yan, pababa? Pababa ba? Hindi pa gano'n, from right to left. Okay. Alif, lam, mim, zalika, kitabularay, bapihi, hudal, lilimut, takim. Alladina yu'minuna bil ghaibi, wa yu'minuna as-salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ang ibig sabihin lang no, Zalika kitabularay bapihi hudal lil muttaqin. Ibig sabihin no, ito ang libro, yung ibig sabihin Zalika kitabularay hudal lil muttaqin, ito ang libro na walang pagdududa, walang pag-alinlangan. O Muhammad, galing sa Diyos, isalaysay mo sa mga sangkatauhan. Ah, okay. O yan ang ibig sabihin. Yan ang kinakanta, di ba? O ito ang binabasa. Kasi ang pagbasa nito, mahigit. Pag binasa ko ito, nilagyan ko ng intonation, no? Kasi may intonation ito, oh. Sige, kantahin mo nga. Hindi, basahin yung intonation. Ah, sige. Alif, lam, mim. Kasi yung mga kanta kinuha dito, ngayon. May intonation. Zalika kitabularay ibapi. O, ganun ang word. Ganun ang pagbasa. Kasi mayroon siyang intonation. Hindi ka pwede magbasa yung... Di ba may bawel siya? Oo. Oh, ang bawel na AAE. Yan eh, di ba? Parang mga symbolic na ano yan. Hindi literal. Ngayon. Parang sa Chinese, di ba? Ang kanilang isang parang character, wari, puno. Parang dinrawing niya na puno eh. Hindi, magkaiba sa Arabic. Ano? Iba, ngayon, bala pa. Bakit? Eh, naniniwala ka ba sa mga sinulat ni Lucas? Na, siyempre, oo. Ngayon, sino si Lucas? Si Lucas ba ay tao ni Jesus? Pagkaalam mo bro. Kasama siya sa 12 disciple ni Jesus. Hindi, no? Ngayon, kung hindi ka naniniwala si Lucas na disciple ni Jesus, eh sino si Lucas?
Pero pwedeng mangyari na i-anoint ng Panginoon yung isang ordinaryong tao, di ba? Yung halimbawa, ikaw. Hindi pwede din si ibig sabihin pwede si Kibulu. Oh, yun nga. Oh. Parang kunwari, sabihin natin sa isang pagkakataon, biglang napili ka ng Panginoon na bagong sabihin natin, bagong ikaw yung bagong Jesus. Kasi hindi natin alam kung sino eh. So kung halimbawa ikaw yung napili, at siyempre hindi ka papaniwalaan ng mga tao kasi ano ka lang ba, parang ganun. So may mga tao na maniniwala sa iyo, may mga tao na hindi maniniwala sa iyo. Maniwala ka sa kanya kung ikaw ay napili ng Diyos, bigyan mo ko ng katibayan. Bigyan mo ko ng proof na ikaw ay napili ng Diyos. Ituro ng Islam na pagbalik niya sa tatlo lang ito. Hindi, ang pagkakaintindi ko kasi ganito ah. Para medyo malalim na ang usapan. Hindi, ganito. 'Di ba? Ang Diyos kasi pag bumaba siya sa katauhan, mamamatay ang tao. Dahil sa kanyang kapangyarihan, yung talagang dakilang kapangyarihan. Hindi siya pwedeng humarap sa tao, masusunog ang tao dahil sa sobrang kapangyarihan. No? Ngayon, kaya nga parang ginawa niya, imbes na siya mismong bababa, nagpagawa siya ng tao. Oo, na kung saan yung kanyang power, parehas doon sa ano. Yun yung si Jesus, parang bigla na lang nagkaroon ng anak si Maria. Nandun na yung kapangyarihan ni Jesus para kahit papaano makakaharap siya sa tao at masasabi niya yung mga mensahe, di ba? Oo. Yun ang pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, si yung Panginoon na yung divine na Panginoon, oo. Nagpadala lang talaga ng tao para lang makakausap natin. At yung pakiramdam ng tao, pakiramdam ng tao ay parehas din sa pakiramdam din nung sugo niya. Totoo yun. Tama yun. Pero kung dumating si Jesus, gumawa na yun ng Diyos na sugo din yung si Moises. Ganon din ang ano. Kung anong kalooban ng Diyos sinabi sa mga tao, sinabi niya kay Moises. Kaya si Moises, pag magsalita na yan, galing na sa Diyos. Ganon din si Abraham, ganon din si Jesus. Kapag nagsalita ang Diyos sa mga tao, pinadaan niya kay Jesus. Ito.